at the beginning of martial law, majority of the people in the church sided with martial law. Ang propaganda nila noon, and many believe in the propaganda, martial law was necessary in order to stop communism in the Philippines. At the very start, I was quite happy and hopeful because I saw changes. Like for example, the simple lining up of people to get a ride, no? There was no more pushing around, and to me that was a good sign. My father, I think, was one of the admirers of Marcos, and he thought that it was a good way of changing society, the corrupt system, because suddenly many of the properties that were stolen from him, from us, were suddenly returned. In 1973, when martial law was already proclaimed, Orlando Dulay became provincial commander of Quirino. He forced my father to surrender or to dissolve the association because he said that it was illegal. My father, knowing his rights and the rights of his co-farmers, refused to dissolve and disobeyed the orders of Orlando Dulay. He was warned. And one day in June 20, he was directed to report to the provincial headquarters of the Philippine Constabulary. Right then and there, he was arrested and made to sign a blank. They call it ASO. In September of 1978, after several threats received left and right, when he was on his way going to the farm, he was waylaid and I think he was chained and he was murdered. I think it's because of the banks that my husband was into, because he was able to get, into controlling shares of two banks, no? And people were interested. So maybe they thought that the way to get the banks are to keep you in detention, so you have to give up. I remember when I was in grade 6, suddenly my father was taken away. And 6 months later, and then my mother was put under house arrest. And then suddenly, after 6 months, when I came home, my mother was no longer there. She was taken away. And they were kept separately in Fort Bonifacio. And by the time the whole thing was over, I was high school too, so it's about 4 years later when they were released. They created some lies to make it a sensational issue that Vicente Tan was caught in the airport bringing out luggages of US dollars. I wrote several letters to General Ver. Finally, they approved it. Then I was granted visitation rights every Saturday. So I would bring food in a bayong, and the people there would search me. Remember, I was just a kid. And when I arrived first, I would see them blindfold my father was taken blindfolded. And he was tripping all over, and my mother would be tripping all over. They had somebody
take them in a Ford Fiera. They would arrive separately. Residential security guard po, ma'am. Bali, dalawang six-by po yung pumunta doon. Six-by-six po, ma'am. Pinagbabakbak po nila yung mga double walling namin sa bahay. Mga alakansya po namin, kinuha nila. Yung Buddha and yung mga gold bars po na nahukay nung daddy namin. Halos kinuha po lahat na mapapakinabangan nila sa bahay namin. In-assess po nung law firm na ng father namin na US-based, ewan nga, nasa around $10 billion yata. Kasi one ton, 4 feet tall man. Diamonds po dito, ma'am. Naalis po yung ulo po nung Buddha, ma'am. Parang alakansya po. Binalik na po sa amin, ma'am. Ito na po, hindi na natatanggal yung ulo. And then tingga na po yung loob po. Pinahirapan po yung dad ko rito sa Baguio po noon. Pinapahiga po siya sa ice. Kinukuryente po siya, ma'am. Para pagpirmahin lang po na fake po yung budang kinuha sa bahay po namin. Pero ayaw pong pumirma yung daddy ko po. We were targeted for liquidation na nun, ma'am. Allegedly po, pag hindi inamin ng father namin na yung sinosoli sa kanyang statue is the same statue na kinuha nandun sa bahay, eh, yun po, i-liquidate yung members ng family ni Roel Rojas. Naay kananan sa Trento, Agusan del Sur, na roadside kitchenette ang pangalan. That was 1985. Yeah, that time was 10 o'clock. So hayag daghan tao. According sa katong nakakita sa witness na puno man, so wasa ni kaon si Papa, naa pa lang siya sa guwas, naglingkod, uban iyang bodyguards, tapad. Later o mga pila lang ka minuto, nig-abot na si Sergeant aka Boy Villanueva. Kana siya, pulis na siya, a resident of Lanao del Norte, pero assigned sa Trento. Wala na istorya. Basta na lang gibaril niya akong papa. Ihurot niya itong isa ka magasin sa Armalite. Ang katapad ng mga bodyguard ni papa, wala man pud niya hilamte. Itong nahulog na si papa, kay mo gagamit na siya hard hat. Pagkatumban niya, ang mga nakakita, ang katunghat nga naana na gibutangan og granada. Sabi niya, kung sino sa inyong mga dalaga ang magugustuhan ko, riripin ko dito sa harap ng maraming tao. Nung nakarating na sa harap ko, kinulatan niyo itong suso ko nga, dito ko. Tapos itong tiyan ko. Ang akala ko noon, ako na ang nagustuhan niya. Nakatungo na ako ganun, kasi ayaw na, itong liig ko. Kasi sa takot ko nga, dalaga pa ako noon. Oo, para po sinawakan ako sa mukha. Ganunin, hindi na maitaas yung mukha ko dahil sa takot ko. Kasi baka ako na nga ang magugustuhan niya. Buti nga, nakakonsentrate na siya sa isang tao na yung tatay ko nga ang papatayin. Hindi na tuloy yung sabi niyang riripin niya ang magugustuhan niyang dalaga. Itinali lahat lang patalikod ang mga lalaki. Tapos binabasa barangay pidpid. Yun ang barangay namin kasi sityo sa amin. Tapos nung dumating na sa detachment, ito ang dinala namin na NPA. Wala na kaming karapatan kasi hindi ka naman feeding mga tuwiran. Natatakot kaming lahat, pati mga bata nagtatago. Kami ring mga bahay, kung sinabi nilang magluto kayo ng kakainin namin, magkape kami, sunod-sunod na lang kami. Kahit mga animal namin, yung mga
Baboy namin at nitiba ang baboy namin doon, ma'am. At saka yung mga manok namin, inuulam na walang bayad. Nagsakay ko sa kabayo. Padoon ko dito, nagtugway ko hapit sa among tugayanan. Na may mga sundalo, gipusil man ko kalit, ma'am. Kay naana di ay mga panghitabo dito sa unahan nila. Muto nga nakit-an ko nila ila kong gipusil. Namatay ang akong kabayo, ug ako swerte nga wa ko maigo. Muto ni dagan lang sa ko padung sa amo ang gigukod ko sa mga sundalo. Maotong naabot ang mga sundalo dito sa among balay. Ang akong amahan ilang gibunog upag ayo ug ambana ani sa akong magulang ug ambana pud ani. Ilang gidala ang akong amahan ug hangtod karon wala na namo makita. Wa mi kahibaw na unsa sila. Moto nga, nagbuto-buto na lagi. May pag-abot sa kumbahan nagikan sa uma, bagom ko ng anak ato. Ilang gihapkit. Na Oktobre 12, 1982. Dunay operasyon militar 57 IB si SDF dito sa Sitio Lantad. Ug pag-abot nila sa among balay mga alas 5 sa hapon, dito nagsugod ang pagpanguha nila sa among mga baligya nga nagkalain-lain, labi na ang mga ilimnon, mga sigarilyo ug mga sudanon. Balor kana sa unom ka adlaw. Pagka Nobyembre 8, 1984, mao na sad nanguha na sad sila, apil na ang among mga mananap ug apil na ang akong banagi na bunog na kulata. Ug pagka Enero 15, 1985, didtong grabe nga hitabo kay ang tanan namong mga kabalayan gipangsunog ug mga kahayupan gipanguha, mga baboy, mga manok ug mga butang halos walay nabilin nga wagyoy nabilin kay gisunog man apil ang among mga abot sa mga uma. Ug pagka bulan sa Mayo nagsugod ang grabing panggisakit sa mga bata tungod kay nagkadiindiin kami sa lasang pagdagandagan tungod kay wala na among mga balay nga among kapasilungan. Mainitan, maulanan. O datong mga bulana, dili namo makapadoktor ang among mga anak. O daghan na dato paingon sa Agosto mga bulan. Halos tagduha kabuok ang kangamatay ng mga bata. Ang amo lang bata, simana ray diferensya duha kabuok. Pagka September 27, 1985, nanunog na isod sila sa mga kabalay na nabilin. Nahimo kong treasurer sa Almanas, mao ng Alyansa Mag-umas sa Buanga del Sur. Gikan at tugiinitan ko sa mga sundalo, diha sa amuang dapit, lagi kay community organizer na connection daw sa NPA. Ang tinuod, pangsimbahan gid ang amo ang pagpangalambo sa among panginabuhi. Ihamlit mi, invite mi hisukol, nakadaog gihapon mi sa kausa na mo nga dili mi mo hamlit kay wala ang among panginabuhi ma disturbo, dili na kami mabuhi. Kun gikan ni adto gilisud-lisud lagi mi siging operasyon ang kanyon gibutangan na mi kanyon nga daghan na kay ang mga tao daw musupak na. Sus karon kay gidakop man ko pagdakop sa kuha. Ug ang akong bana, alas 6 sa buntag, gidakop ko, ilang takong pusilon, kay ingon man ang MP, ang Pangulo nga si Kabanis nga ipapatay ko. Sus, ilang akong gidakop o gihigtan, gigapos, dahil giguyod kami, gisaptapan na akong mata. Kung ano man ang tako sa kalaha, katong ininit, ingon man si Father, naabot man ang pari, ingon nga, sir, naakay bisita, kinsa man, pari. Ni wise gay kayang bibira akong book wise juga ha nag-imbitar kag pare ko sir wala man may mag-imbitar pare kay ni amay mi diri unti-unan man me og armas tulo ka tawo gyud pero wala may ingon nga nakaila sa ngalan pero nakaila may nga kanang army gyud sila. Okay, unti-unan man me inana man kanang ana-ana pud me sir wa bi mi labot sir inana insang asa man mo report mo. Dili si Roy, naugon man kami, di nanaog, me. Sige, hapa mo. Ito kong mama, lahi ko din nagkuan dito sa kusina. Di tagsa-tagsa din sila patay, at nang pusil.
na din pag tanaw na ko dito kung mama ni nangaana naman nang hapa nahubo naman kay gipusil na di ako ng idol dito may gani kay wala ko nilagi apil kay niingon man tong igagaw sa kumbana sa DF nga ayaw naghilabti kay walay labot nana din pagkahuman na to nga humana sila di gipatay sa silong gi strapping among balay ana strapping dito na nato naigo akong apuhan o akong manghod nga ulitao dito na naigo pagkuha na nila let's go din ilahang pabuto area din sila ana din kami na lang duas kumbana mo nabilin gamay pa mang kukuha ni ma'am duha ko katuwing kung pito kabuwan nahitabo ang masakir ito sa mambalay di kuha naman ko ng mambalay ma'am di o silang purtahan. Dayon, ang unang nitindog akong papa. Ang unang eh? Ang unang nitindog, mama, akong papa. Kaya niyana man akong papa, mama. Sir, kanang sumay yung tuyo. Niyana man to ang mga kanang Armed Forces of the Philippines na kanang daguti ang suga. Ipusil man nila, ma'am. Di naigo ang ilok. Pagkaigo, ma'am, namatay. Dayon, ma'am, ang ikadawang ipusil, kato kong uyuan, naputol lang yung BTS ma'am kay naigo sa bala. Ang ikatulo ma'am, ang akong lula. Ang akong lula ma'am, naigo sa pusod. Pito yun ka bala ang nalusak sa iyang pusod. Idala siya sa ospital, pero wala siya kaabot ma'am, namatay siya pagkaugma. Akong mama ma'am, na tapsingan ra siya diri ma'am, kay naghapak man siya namo. Kay gagmay pa man mi, na ako igsoon, isa lalaki. Ang edad niya atong panahon na lima siya katuig. Gihapan mi sa kong mama din, hilak kong mama, niingon akong mama, nga sir, kanang unsa man yung tuyo. Gianak daw mi sa una ma'am, kay kato akong lula ma'am, kanang kusog to siya sa kalihukan sa simbahan. Sa unang panahon, kanak ko nung mga, kanang matawag pitaw na tuog leader sa simbahan, initado daw na sa una. Asking me several questions about activities. Of course, he did not like my answers. I would also not want to cooperate. I would not give him what he wanted, especially about questions of which I knew nothing about. So I was struck several times. Sometimes they would use their Armalite, their weapon, their gun, hit me with that. Then sometimes the wood hit me, box. Then when I fell down, told me to stand up. I said I could not. Took the bayonet, put it, the tip of the bayonet here in my chin. Asked me to stand up. I was forced to stand up with the bayonet here. Then he said, okay, you run. I could not run. You want to shoot me, shoot me. The other two guys there earlier, I do not know them. They ran. They were shot. Ang inudoro kyun, nga doon ay hukaw tae, na sila'y pangutan mo na yung litrato, na ipakita, kinsa man ni, asa man ni sila. Ano, kailan ko, anak, doon ako kay Bao. Asa na siya. Paho, ang among ipinaglaban, dili man dautan. Dili man nga kinunto nga kanang nangawat ni di man. So, amo na-withstand na because of the principle. Piabot ang grupo sa Airborne Dash among lugar sa Sitio Katabadan, San Roque, San Miguel, Surigao del Sur. Ug miingon siya sa among purok president, ipatigom ang imong mga katawhan kay aduna kita'y panagsabutan. Unyas pag-iabot na mo dito, gisugdan kami bistiga, o gisugdan kami bunog ni atong mga panahuna. Unya ang pagkadakong kahimtang na mo atong pirmirong gabi sa pitsa 4 sa gabi sa alas 10 ang oras sa gabi unang ipalugwa ka na mo ang among kauban, ang among prok president nga si Antonio de la Cruz o ang among dato septing na si Aquilino Kabukayan. Sa pagkahuman na ilang gibalik, kargado nagdugo ang lawas o bunog. Unya kami nga nahibilin, giisa-isa kami palugwa uban sa pagbistigasyon o nganong kami kunong nag-MPA.
Unya kay dili gyud sila mamati sa among rason nga kami na malibad nga nag-ingon dili mi sir MPA mag-uumar mi. Hambugiro ka. Ug human ni ana ma'am. Gitaptapan kami itom na panapton. Sa kada isa ka namo duha ka military. Sumbagon ang among lawas ng utana dayon. Kinsay nagsumbag ninyo na sir wala mi sir makakita. Hambugiro mauna pirmi imong rason bisag makakita kag MPA mo ingon kag wala ka makakita. Kaning akong kauban, kaniya ako ni kauban yun sa pagkapreso, sa pit sa 4 sa gabi sa magkalas 10, gipahubo ni ma'am. Gipahubo ni. Gipasayaw siya ganang kantang nga nagaingon. Kiay, itsatsamo niya, ikiay-kiay. Hubog ang maong CIB. Giduslitag ang iyang lagay, giduslitan og sigarilyo. Motong ibukatan ang akong putin. Tanang lastik ko, gidaigan ang sigarilyo gibugkot sa akong utin sa lastik ko. Gitawag ng Marcelo, pero tibali, salan ko na pag-istorya. Kumaslan, sibat kami sa among maong lugar sa Katabanan. Ito mi sa pagtago. So, samtang ang akong bata na masakit doon, hanto na iabutan ngayon, nawa na ako matabang, kaya ito may man mahalok, di man may makagawas sa mong sintro namo. So pati pagkaon namo, malisig na kami magawas. Kaya matag-adlaw sila diha sa akong balay magtapok. Ang among manok, ubaboy namo, nahurot na si ini ang panihaw, kaya diha namin sila nagpusting, dihimo nila nga ang akong balay bankers. Atong September 4, giimbitahan siya dito sa barak sa Santa Jose pa. Ug dito ning adto ang akong amahan, wala na siya makauli kay gitabangan siya kulata dito sa sulod sa detachment. Hangtod siya namatay. Nya gipa gawas dito sa gawas gitabangan siya pusil. Nya gipalubong siya nga sinasa lang sa kawayan ang gihimuglungon. Nya ang naglubong niya mga estudyante lang sa high school. O kami, wala gid mi makakita sa patayong lawas niya. Ay, agun mo ato mi, ilaman ming hutdon o patay. Ang akong amahan, ma'am, sa January 5, 1982, gikuha sa sundalo sa balay, alas 9 sa gabi, nagatulog akong amahan. Nya ilang gidala sa detachment nila kay puno ay may inuman ma, may pulutan. Noon sa mga natagbaw ko sila inom-inom dito ako mga amahan gikulata. Pag human ko kulata, gidala sa punuan sa kawayan, gitirahan og 60 mm. Patay siya. Ang diri, panit na lang. Ang diri, balik po ni. May panit po, bukog, bali. Ang diri, abri diri, taku, bangag. Ang diri kini, panit na lang siya nabili, hindi hapit-hapit putol. O niya, ang diri kilikili pikas, gubasad. O niya, ang iyang ulo, dugmok, murag mga bato na. Nabuak na, dugmok sa bala ba. Niya, pagkahuman ato, nakakulob ma akong amahan yod pagkapatay. Hindi ko ang dalunggan. Ilan na pong gisumsuman ang dalunggan sa akong amahan. Meron yan sa amin, ma'am, ano, may nakasulat dito sa harapan. Ang gumasak puno nito ay tanga, pero babasa sa amin, paisa isa. Ang gumasa nito ay tanga, babasahin naman namin. Sino ngayon ang tanga? Di ikaw, susuntokin naman kami. Tapos yung may sulat na ano, ang gumasa nito tanga, susuntokin din namin. Pagdating ng dalawa hanggang tatlo na paulit-ulit na dalawang suntok sa pangako dito. Tapos isang suntok dito sa tiyan ko, saka isang tadyak dito sa ari ko. Medyo ikatlong beses ay medyo nararamdam ko na. Masakit na talaga. So hanggang sa nawalan ako ng malay. Kinimlap ako ng mga army ng mga dalawang buwan
dinala ko sa detachment nila, pinadya din ng beer, pinatulog ng uban. Iwan ko kaya ng magulang namin sa isang lugar, liblib na lugar. Hanggang sa matunugan siguro ng militar na doon kami, kinuha ko kami. Inilagay doon sa loob ng kampo. Doon sa loob ng kampo, ginawa kami ng alila, tagahutas, linis. Doon sa market mismo, yung mga Fusi Comitatos, ginawa ang kabastusan sa mga limang magsasanga. Sa harap mismo ng maraming tao doon sa market, siyempre, market yan, ang daming tao, di ba? Ngayon, hinubaran sila. Walang natira sa kanila, tapos, ewan ko kung anong tawag dito sa El Tagalog, pinagmasturbate sa ano, sa harap ng maraming tao. Nakakahiya. Inig, ipamulmul in hira. Anak, grupod nga siya, han, utin, han, mga PC. There were all sorts of innuendos. And I think one reason for that, even when they just picked us up, we already told them our uncle on my mother's side was then head of ISAF. He was then Major Colonel Galileo Quintanar. There was sexual molestation, you know, they removed my clothes. And not at first when piring muna, no, piring. So kinuryente nila, they tied the wires dito and then dito so that todo ang kuryente. Tapos i-increase nila ganun. Pero hindi ka masagot, i-increase nila. Ngayon masagot, i-increase nila. And that was screaming to high heavens. Ganun. I was so traumatized. My body was physically traumatized. So hindi ako makakuan. I could not stop the tremor. Nanginginig ako. Hindi ko makakuan. I don't know how long that took. And to mock you further and to humiliate you, they will play all the revolutionary songs. Love of God, love. Beside me, yung masa lamang, yan. Manggagawa, gising at lumaban. Yung lahat yan. Mga kinakanta sa kanya. Yan, sige, pakinggan mo. Mga ganyan. To mock you and to humiliate you. To dehumanize you, really, to dehumanize you. I guess malakas lang ako, malakas ang fighting spirit ko. Ang mga bala gipangbutang diri sa tudlo, dayon gipang islit, dayon gihubuan ko, plus ang loksili, dayon kumot-kumot akong lawas, tibuok lawas, kumot-kumot. Katong sili tanan, aplas tanan sa lawas, apit itong sulod sa bazayna, dahil wala ko gipakaon. Hindi po gusto nila pakaon og newspaper. Nga, hanaan ko dunggab, nakuyapan ko, nakaihi ko og dugo. Ibalhin ko sa barang pagka 25. Dito na ko kasi nati o katong i-rape ko. Kadlaw, mawag ako na magmunan, nga na ako ang mamaktan, nga na inihadlok diri sa ako ang aking. Pagbukas akong mata mo itong ako na tanawan dahil ang iyahang name float nga na ay kakuyan, military. Paghanan akong bubangon ko, isumbag akong puto-puto, akong diri, igunitan akong mga kamot. Ito, nawala na po ko sa akong panimuot. Dahil nasundan pag ito siya, naapay mga military nga, kumusulod sila, kumut-kumuton, imuhang tutoy. Imong lawas si Kakikapol. Nasundan pag yun ang way pagka 27. Wala na kay mahimo kay mura nagpatay ang akong lawas. O dili na ang mura bahala na. Namahala na lang ko nagpatara. Kaya wala na magigoy kusog. Kaya sukan sa ako ang pagdakop.
wala ko ni nakipakaon luya na kay pamina sa kidney kaya ko ano pamina sa kulawas. Pagkapinti nasundan na sa wala din pinili ko. Pagka March 20 na inabalin ko sa kanang silga sa mga babae, buwa pa ko kay Estoya sa ina. Magsigil lang kong hinak din kong bisan sa akong mga binikanan, wala ko kay Estoya kay ingat man ko nga pamatiyon sila kung musulti ko sa kong mama o sa ilahang dako-dako mo. Itong wala yun. Sige lang kong hinak sa sila. Kung hindi ho sila namuna, hindi ho ako siguro nag-aral ng salita ng Diyos. Kung hindi ho nangyari sa anak ko, hindi ko siguro nakilala ang Panginoon Yesu. Gusto ang taming manimalos, ma'am, pero magit may mahimo. Kay, wa man may katungod nga mo, balos may. Nga, ay ampo lang naman sa Ginoo, ma'am. Nga, kung unsay ibalos sa iya, ha, Ginoo nalay maghukom. Kay, wala man may mahimo. Maraming salamat sa Diyos, aga. Kahit papaano, kahit baldado ako, kahit matanda na ako, si misis ko matanda na, pero bihira kami magkasakit. Yan, hindi ko malilimutan ang malagim at napakadilim na pananaw ko sa Marcello. Magtaloy ayaw ko nang bumalik ng Marcello, pero sa tingin ko ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ng Marcello. Kaya kung hindi lang ako baldado, ma'am, kung hindi lang ako matanda na, tuloy pa rin ang laban ko sasali pa rin ako magkondena sa mga violator. If you don't know how to file a case because you're not an investigator, chances are you are more prone to abuse. You have less patience, you do not know the law, and you commit abuses, maybe torture, just to get the information that you want, combined with the technology science and the value reorientation of our present-day men in uniform. We're slowly attaining at least a more trustworthy soldiers and policemen. So pag sinabi ko sa kanila, come on, let's talk, etc., etc., yes, ma'am, yes, ma'am, yes, ma'am. There's a memorandum of agreement with a Armed Forces of the Philippines, the military, and that covers all services, Philippine Navy, Air Force, Marines, no? And then of course, the Philippine National Police, and then the BJMP. I haven't reached the Coast Guards yet. To incorporate human rights in their policies, programs, and practice. When something happens, halimbawa na talagang katakot-takot mo, I call them first. Okay, eto nakuha ko. I got this through a tape that was sent to me about atrocities that you committed at such and such a camp. I just want you to know this, so I'm giving you a few days to do something about it, after which I'll bring it out in media. Republic Act 10368 acknowledges that the state erred, nagkamali ang estado nung panahon ng martial law. At itong batas na ito, provides or grants recognition and reparation to all those who suffered, to those who were injured, to all those who were tortured, killed, disappeared, and even those who were forced to live in exile and those whose businesses and properties were taken over.